Kompleto na. Sinong wala pa? Bakit? JJ, kompleto na kayo? JJ, kompleto na kayo? Sino po? Kompleto kayo? Yun. Okay. Nakuha na. Meron na. Yan, okay. Dalawa po ang pinakaunang nakakompleto ngayong hapon. Ang ating early birds. Okay? Yan. Pero bago yan, tayo muna po i-aawit muli ng mga awitin bago tayo magderecho sa atin pong sunod na contest. Tawagin po natin si Tintin. Ah, si Tin. Kamusta ang live? Okay na. Ano daw? Okay na? Okay na. Naka-live na. Ayan, okay. Okay. Sige, magandang hapon po muli sa bawat isa. Tayo mag-start na ng ating afternoon session sa ating Youth Conference 2021. Okay. At ang sunod po natin, ano ko lang yung pagkakasunod-sunod muli po ng ating program, ano? Para kayo ay inform. Yan. Kita na yung mga most disciplined na group. Yan, oh. May mga tahimik, may mga hindi nag-iingay, hindi nagkikwentuhan. Yan. Ayan, tapos merong mga kakatapos lang magbungis-gisan. Tayo mga madudumi! Tayo yung makasalanan! Okay? Yun. Patay kayo ngayon. Sorry po, hindi po. Joke lang, sab. Yan. Okay. Ating program. Where is the program? Program. Tayo muna po, sa simula ngayon ay aawit. Yan, YP. Program. Bagal ng internet. Yun. Kakanta muna po tayo ng counting action song. And then, sunod na po agad ang sabayang pagbigkas. Okay? Limang grupo kayo dyan, ha? Maximum of ilang minutes ang sabayan? 5 minutes. 5 minutes ba? Minimum of 5. Maximum of 10. 5 to 10 minutes ang sabayang pagbigkas. Tapos meron tayong game. Red light, green light. And then may counting break time for 15 minutes para makapahinga. And then preaching po tayo. And then alas 4 start ng ating food hub. Aba, yung musical skit pala natin alas 7 pa ng gabi, no? Okay. Bakit? Bihira. Okay. Sige po. Tayo muna yung mga magsitayo. Tayo aawit. Tintin. Awitin po natin yung kanta na pinamagatang. Ipakita mo kung ano ang totoo. Yan. Ang una pong awit natin ay mag-isip-isip. Yan. Ito po yun, ha? Mag-isip-isip. Isa, dalawa, tatlo. Oh, yung mga disiplinado ba kayo? Dito muna lahat ang tingin. Mag-isip-isip. Isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip. Isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan nyo ako dito. Sundan nyo ako. Tapos, meron akong tatawagin sa mga grupo ninyo na pupunta dito sa una at siya ang gagayahin. Sundan nyo ako. Okay? Bawal lang sayaw, ha? Bawal lang sayaw. Baka makapagsayaw kayo dyan sa una. Okay, ready, sing! Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan nyo ako rito. Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Ikaw naman rito, JL. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo.
Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan nyo ako rito. Sundan nyo ako. Ano yun, star? Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Mga hindi marunong mag-drawing ng star. Dito, tawagin natin si Vladimir. Isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sasamahan ni JJ. No, ako. Kayong dalawa ni JJ. No. Sundan. O, ano gagawin niya? Okay, ang ginawa ni Vladimir. Sundan nyo ako, ikaw naman dito. Tawagin po natin si Justin. Isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan nyo ako dito. Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Ikaw naman dito. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Diyan! Isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan nyo ako dito. Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Sundan. Ano kayo nag-ano ng deodorant? Ikaw naman. Eliezer! Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan nyo si Eliezer. Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Ikaw naman dito, Axel. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan nyo ako dito. Sundan nyo ako. Sundan. Hugog ang kinain, aatayin. Sundan nyo ako. Ikaw naman dito, Ronalyn. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sundan nyo ako rito. Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Ikaw naman dito, Cristel at Rica. Isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa. O, gagayahin nyo yung ginagawa nila dun, ha. Sundan nyo ako dito. Sundan nyo ako. Sundan nyo ako. Okay, salamat sa Panginoon. Pwede na po tayo magsiupo. Okay. Salamat sa Panginoon sa biyaya. At meron tayong ganito klase ng fellowship. And right now, tayo po'y dadako na sa isa pang bahagi ng ating programa, ang ating pong iniintay na contest, ang Sabayang Pagbigkas. Okay. Sige nga, tingnan natin kung sabay-sabay. Amiya! Ay, nako! Ang bihira. Wala kayong yan na... O, ganito lang. Amiya! Woo! Ganito lang. Atiya! Atiya!
Okay, at tawagin muna natin ang Groundbreakers! Dama na. Okay, tawagin po natin ang Pidelos! Ow! Okay. At tawagin natin ang Amiya. Wala talaga? Tawagin natin. Okay. Tawagin naman natin ang Amiya uli. Ay, Karisma ta. Oh, di ba? Napakagaling ah. We are walang mata. Okay. Tawagin na po natin ang unang nabunot. Sino po ang ating unang nabunot? Uy. Sino? Ang bihira! Ito ang team na hindi maitim. Ang team na hindi maitim ay maputi. Ibig sabihin, pula? Galing! Ang bihira! Pag hindi, my team, mapula. Okay. Tawagin natin ang mga mapulting mapula. Ethereal at Hia. Oh! Ho, ho, ho. Rester, paki ano mga mic dito. Da mga gilid-gilid, naka-stand. Nasaan po ang ating mga judges? Where are the judges? Yo, okay. Brother Tower.
Lahat ako'y nandito at natuloy na huminga sa walang katiyakan ng buhay na ito. Para saan ba ito? Para saan ba ako? Para kanino ka ba bumabango? At kung paano'y hinapda sa tao ang mamatay na minsan? At pagkatapos ito? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano ang buhay namin? Alam mo ba kung saan ka tutungo? Ang dumating ang pagkakataon na sa akin ay minagsabi sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan! Dadapuhat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay ng walang hanggan kay Kristo Jesus. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang susi ay nasa Diyos. Ako ay sumasampalataya. Ang mali ay aking naunawaan. At ang solusyon ay aking naunawaan. Zoom, 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 zoom. Ang regalo ay nakamtan. At ako ay napabilang sa kanyang itinalagang relihiyon. At ang mga regalo ay mas lalo. Gusto! Naging lisensyado ang paglilingkod! Datapuan! Sa bawat isa ay maliligay ang pagparayam ng Espiritu upang pakinabangan naman! May iba't ibang regalo sa bawat isa, may pagkakaiba, ngunit ang kakaisa na naaayon sa kanyang kalooban. Sa unang Korinto 12:21, sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayo lahat sa isang katawan. Maging tayo ay Hudyo o Griyego, maging Kalipi o Malaya, at tayo lahat ay binabautismuhan sa isang Espiritu sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Zoom, 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 zoom. Amen! Salamat sa Panginoon! Talaga naman, biyaya lang ng Panginoon. Umabot ba ng 5 minutes yon? Wala! Walang 5 minutes? Almost 4 minutes! Let me remind you again, sa ating criteria, it should be minimum of 5 minutes and maximum of 10 minutes. Okay? So, baka naman mamaya may magtagal dito. Yun, 5 seconds pa, 5 seconds pa. Okay, sige. Okay na po ba? Kamusta po yung ating mga judges? Nakapag-ano na po ba kayo? Kamusta po kayo dyan? Nasaan na yun? Ngayon. Okay na po. Okay. Nagkaka-ano pa ata sila doon? Tawagin natin nating sunod. Okay. Mambira. Ang sunod po para sa ating sabayang pagbigkas. Yan. Ito ay may libro. May libro. May libro ni Bob Ong. Papa Ox, bit Papa Ox. May libro ni Bob Ong. Kilala niyo ba si Bob Ong? Oo. Meron siyang utak. Kaso, kulay. Naho! Okay! Tawagin natin! Fidelius! Sir Fidel! Parang disamoy niyo. Okay, so muna cheer naman dyan! Palakpakan! Thank you.
yun. Yung kalahati daw ng points nyo sa kanila. Okay, joke lang. Sige po. Ready na? One, pwesto. Okay, pwesto na ba? Pwesto na? Pwesto na? Hello, hello. Andre, Andre, dito ka. Kasali ka dito. Technical. Ah, may pa-technical kayo, ha? Daya nyo. May kagrupo kayong taga-taas. Okay. Ready na po, Pidelo, serve the day. In 5, 4, 3, 2, 1. Tawagin po natin ang sa atin ay magpapaawit. Magbos na kontento na lamang sa kumano kaya. Oo! Mabuti at
pagsunod ng ano? Amen! Talaga naman! Salamat sa Panginoon! Oh! Oh! Kamusta na kayo? Kamusta na? Ha? Bakit? Okay! Kayo naman! Hindi nyo pinakinggan yung mensahe. Anong sabi ng mensahe? Kabataang Kristiyano. Kabataang Kristiyano ka ba? Okay? Okay. Salamat sa Panginoon. Grabe yun, oh. Bihira, hindi ko kaya yun. Okay. Salamat sa Panginoon. Tawagin po natin ating sunod. Ang bihira. Painit ng painit ang laban. Okay. Ayan. Naku po, ang bihira. Sinasabi ko na nga bagay. Lalong sa painit ng sa painit ito. Dahil mula sa berde, ay biglang lalamig. Aha. Biglang lalamig mula sa berde. Yan, okay? Ibig sabihin, ito ay... Kapag ka meron kang inano, pwedeng may lumabas na tubig. Break up your fallow ground. Tawagin po natin ang The Groundbreakers. Kamusta? Kamusta? Kamusta?
bibigay na naman. Ano ba yan? Sa inyo, inyo rin. Nagaya ng mabubuting katiwala ng masaganang
Gusto nung matapos ni Dave eh. Wow. Inuna na. Dalawa pala kayong Dave. Dave at Kurt Dave. Okay. Yan. Tatlo na po. At yan, mga minamahal. Na kapatid. Reminder ulit ang ating requirement. 5 minutes to 10 minutes. But isa pa lang po ang nakakapasok sa ating criteria. Okay? Ito kayong dalawa pa. Mm-hmm. Tawagin na natin ang sunod. Galing sa paglamig. Galing sa paglamig. Muling iinit ang kanyang katabi. Muling iinit sapagkat karismata. Layo. Okay. Tawagin po natin ating sunod. Jackin po na lang kayong dalawa. Sino man nanalo? Ano? Okay na no. Sila na. O para. Sige nga, jackin po kayong dalawa. Sino mauna sa inyo? O, dalawa leader. JL at Cedric. Ano yun? Di na eh. So na. Sige nga, hawakan mo nga sa tenga. Sige na. Sige na. Okay? Ang kaaway. Piket. Oh, piket. Okay. Oy, tama na. Dahil talo, ay dahil panalo kayo, kayo ang magde-decide. Sila o kayo? Groundbreakers na uli. Ano? Palaban. Palaban sila na daw. Okay. Okay. Sige po, tawagin natin ang mga tao from Adroitness, Amia. Adroitness, Amia. Jimmy Akupo. Okay, 5, 4. Okay, ready na? 3, 2, 1, go! Oh, my God.
loob na galing sa iyo, kailanman ay hindi magbabago. Sa pagkakaroon ko ng ministeryo, pasasalamat kay sa'yo sapagkat ako'y na rin tapat niya na ako'y nilagay upang maglingkod sa kanya. Maglingkod ng may katapatan, yan ang aming pangako. Talento ang ibinigay ay magamit at di mapako. Kasiyahan, kagalakan ay hindi matutumpasan. Kung ang talento ay magamit sa iyong pataasan, aking dalangin, naway dinggin. Talento ang aking tinanais, sa iyong gawain gagamitin. Pangako kailanman, aming pangahawakan. Ito na ba ang kasagutan sa aking hinahanap? Amin na bang makikita, ministeryong iyong inilagak? Dalangin ba namin sa wakas magkakaroon na ng katugunan? Inaasahan sa araw na ito, aming mga talento at regalo ay magbubuksan ng totoo upang magamit sa italalago ng ministeryo. Amen! Dalangin namin mabuksan ang mga pinto upang makita ang aming mga talento. Amen! Salamat sa Panginoon! Okay! Yan! Ang oras po natin! Yan! Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Hindi, wala na. Tapos na. Tapos na ang oras natin para sa bayang pagbigkas. Sunod na tayo. Game na. How? Bakit di yan may ano? Ano ba yan? May bridal shower? Okay. Tawagin po natin ang last group para sa ating sabayang pagbigkas. Aha! Hagin po natin ang karismata. Okay. In 5, 4, 3, 2, 1, go. Sa akin nagmula. Ha? Sino yun? Tao po. Sino kayo? Nasaan po kayo? Bakit hindi mo namin kayo makita? Ako ang siyang bumaba nang si Kristo ay tumaas. Ako ang siyang nakatahan sa inyong mga puso. Thank you.
sinasabi niyong ako nga. Inyong pagmasdan, mga kaloob na aking inihanda sa inyong harapan. Nang inyong tanggapin ang kaloob ng kaligtasan, inyo rin tinanggap ang kaloob na paglilingkod sa iglesia at pag-abot sa mga nawawala pa. Ang bawat isa sa inyo ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din kayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Pinagkalooban ko kayo ng mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebanghelista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin pala nito, yabang may mga kaloob na nagkakaiba-iba. Ayon sa biyaya, may pinagkaloob sa atin. Kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang naninigay ay magbigay na may magandang loob. Ang napupuno ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Lahat tayo ay may kani-kaniyang regalo. Iba't ibang tao, iba't ibang katayahan, iba't ibang regalo. Walang maliit. Walang malaki. Walang mas magaling. Walang hindi magaling. Walang walang dulot. Walang walang malaya. Walang lang. Walang mas, lahat ay may ipapamalas. Nagkaroon tayo ng biyayang ito nang tanggapin natin si Kristo. Kanina natin dinala kung ano ang makapunta natin mga regalo. Biyay sa mini na namin din na sa ating pagkatao. Sa paglaan ng panahon, dapat natin magkalago. Kaya ikaw, 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 ikaw kaibigan. Regalo sa ating pinagtatiwala, atin itong pag-ingatan. Bago pa mangyari, tayo mo yan, bagkat di mo pinahalagahan. Saliksikin na ang ating mga sarili, dahil si Jesus ay may inilaan sa atin. Naghihintay lamang ang iyong pamangkita, naghihintay lamang ang iyong buksan, naghihintay lamang ang iyong kuhanin, naghihintay lamang ang iyong gamitin. Kung kaya't bawat isa sa atin, kami ang regalo ay tuklasin at atin itong gamitin sa ikalalagon ng gawain. And amen! Okay! Salamat sa Panginoon! Talaga naman! Pakihaw! Kayo! Hello. Okay, salamat po sa Panginoon. We are Charismata, we are the champions. We are the champions. Okay.
Okay, tayo po yung mag-settle down na. At after po nitong ating sabayang pagbigkas, magkakaroon muna po tayo ng 15 minutes break para po makapagpalit, okay? Makapagpalit ng mga damit ang bawat grupo dahil susunod na po ang ating game. Ano yung ating game? Pakiano nga dyan, Brother Edwin. Ang ating sunod na game, magkakaroon tayo ng game per group, okay? Per group ang game natin, ha? Okay. Hindi pala per group. Per group nga. Hindi pala kaya pag sabay-sabay. Per group po ang gagawin natin. Hindi. Ano nga? Yung pala, tama. May representative ang per group. Natig. Ilan ang gusto nyo? Sampo. Hindi halos lahat din kayo. First batch. First batch ng lima. First batch lima, okay? First batch na limang sasali sa ating game, okay? Tapos, ano po ang ating game? Nasaan na, Edre? Screen capture. Ang i-present mo sa live. Hala, ba't nag-hang? Okay, sige, take yung 15 minutes para makapagpalit ng damit yung mga grupo, okay? Para makapagpalit ng damit. Pwede silang sumali kung gusto nila. Kaya lang, dapat may pamalit, okay? Kasi kapag wala kayong pamalit at hindi kayo nanalo, kailangan nyo magpalit, okay? Sige, yung mga sasali, palit na kayo ng damit. Ni-remind ko kayo, di ba? Po, sige, 15 minutes, ha? 12:40, 2:40, start tayo ulit. Hello, Mike. Mike, hello. Okay naman sa live, anak. Dito lang siya, loob. Okay naman sa live. Okay. Yan, ito. Yun, kita nyo na? Okay.
Laban ko na makapaghanap buhay ka. Ano man ang natapos mo o kahit may edad ka na, sa tapat na pamumuno, babalik ang tiwala ng investors at dadami ang hanap buhay. Ako si Lenny Robredo at ipaglalaban ko yan. Okay mga kapatid, 5 minutes. In 5 minutes dapat nandito na ulit sa loob lahat. In preparation po. Okay.
No. Okay, tawagin po natin ang ating mga representatives. Taglilima. Pwede kayang itong gitnang ito, muna? Iisod muna yung nasa gitna. Alisin muna ang upuan. Hindi, kahit i-side na lang muna, dalawang side. Dahil dyan mag-start, para dyan makapag-start. Thank you.
dapat yung ating ano, yung ating linya, nakuha na, yung linya, yung ribbon, na blue. Ay, pwede bang hiramin namin yung fraps nyo, tapos na bang gamitin yan? Yung kahit yung blue, lilinyahan lang to. Hindi, yung blue na ribbons. Yan. Damit lang ba? Ah, sige, kahit dito lang. Basta dito sa gitna. Nakalatag lang. Yun. Okay. Ang ating game ay red light, green light. Okay. Meron po tayong dalawa. May dalawa tayong mga pulis. Ara. Kailangan po natin ng iikot dito. Yan, tatawagin natin si Ara. Dito ka sa unahan. Dito. Akyat. Okay, yan. Pag naka-green, nakaharap ka dito. Pag nag-red, haharap ka sa kanila ng ganon. Gaganon ka ha? Okay, alam nyo na mechanics. Okay, ang pinagkaiba nito, ang baril natin ay hindi tunay na baril. Okay, magsisimula doon ang 25 participants dahil tiglilima, di ba? Doon sa dulo, pantay-pantay. Every time na green light, maglalakad. Pwede kayong tumakbo. Pero kapag inabutan kayo ng pula, okay, na kayo ay umibo, ibig sabihin, meron po tayong mga water gun. Yan. Na kung saan ay babaril sa inyo. Left and right side. Tigisa po ng ano. Tapos, watcher. Kailangan ng watcher. Magkabilang side. Watcher. Kasi, kahit hindi nabaril nung ating tagabaril, ano po? Kapag nakita nung ating watcher na kayo umibo, babarilin pa din kayo. Yan. Okay. Oh, bakit may modeling pa dyan? Okay, ready na. Punta na po sa likod lahat ng participants. Ang first round participants. Ay, pantay-pantay ang start. Okay. Edrey, ang sounds. Paki-ready? Ah, tama na. Alright. Ha? Sa ano? Dito sa upper part, ang pagbaril, ha? Dito. Wag lang sa mata. Mahina lang naman yan. Okay. Ready? Dito ka titingin, Ara. Ready na, Edrey? Sound. Okay na? 1, 2, 3. Sound. Ay! Walang pula! Ay! Pula! Kanyari! Okay, ulit! Testing lang. Edrey, dun mo sa side, pindutin. Kasi dun ka pumipindot sa may sound, kaya hindi lumilipat. Tingnan mo sila.
Kapag i-read mo, nandito na lahat eh, bago pa mag-read. Ha? Okay, ito. Bawal po, okay, babaguhin natin mechanics. Bawal tumakbo. Okay? Dapat, lakad lang, ganun lang. Lakad lang, ha? Ha? Paano lakad? Ah, ganun lang daw. Ganun lang daw, ha? Ganun lang daw. Okay, ganun lang daw. Okay, ah, ready? Para naman magtagal, pambihira, tatakbo na eh. One. Okay, ready? One, two, three. Laksan mo sound. Hindi na pina-play yan eh, Dre. Automatic yun. Ulit. Ako dun sa taas. Ready. Joke lang. Okay, ready ulit, ready. One. Oh, tingnan nyo ha, mga watcher. Pag nag-green, hindi agad kayo lalakad ha. Iintayin nyo muna tumunog. Pagkatapos nung... shh. Hindi pa ha, hindi pa. Hindi pa. Yan. Yeah? Dapat nakatiyag. Okay. Okay, ha? Oh. Okay, ha? Oh. May naibo ba? May naibo? Ah, babarilin nyo na. Babarilin nyo. Pagkano? Hindi pa! Hoy, ba't naibu kayo lahat? Okay ha, okay. Pagka tumunog yung tut-tut-tut, yun ang sunod, yun ang start, hindi yung ano. Hoy, ba't nagalo kayo? Pagbabarilin nyo yan! Okay, maraming natalo doon. Yan, may umibaw! Wala pa! Ay! Wala mo lang natanggal! Bakit ganon? Ah, ulit, ha? Ano daw? Delay? Bakit delay? Ulit daw, ulit, ulit! Ulit na kayo, ulit, ulit, ulit. Parang masyadong madami. Bawasan kaya natin. Ano tingin nyo? Okay, ulit. One, two, three. Hindi pa. Ah, kita nyo, kita ko din eh. May dalawang matangkad. Oh, bakit? Oh, naibo, naibo. Oh, barili yan, barili na yan. Barili na yan. Sabi pa, ang sabi kapag tumunog yung ten, ten, ten.
Hoya, natunog na. Okay, dadalawa na lang po sila. Dadalawa na lang. Ibig sabihin, maalin dyan sa dalawa. Kung sino ang hindi makakabot, kung hindi makabot parehas, tatlo. Hindi na ulit. Ang galing ni Karen. Go Karen. Okay, may winner na tayo sa ating batch 1. May winner na tayo sa round 1. Fidelis. Okay, may winner na tayo sa round 1 natin. Okay, punta naman round 2. Ang ating mga mga contestants sa round 2. Contestants sa round 2. Ready na, ready na, ready na. Ready na, ready na. Okay, ready na. Lima, tigli lima uli per group. May third round pa ba? Sa third round po natin, tigagalwa na lang. Sa third round, tigagalwa dun sa mga hindi pa nakakasali. Okay, ready, ready. Ready na po? Ready na? Ready na? Okay. Ready na? Ready na? Okay, ready? Ready na? Ready na? Okay.
Go, Kuya Jojo. Ay, si JJ, nakatago sa likod! Si Dennis na yun. Leader namin yan. Go, 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 go. Walang natanggal? Wala man lang natanggal? Okay. Okay, babaguhin natin. Hindi na natin iintayin yung tunog. Red at green na lang. Ay! Ay, wala na din. Kahit matanggal yan, nag-iisa naman. Okay. Ulit ha. Ulit. Okay, tapos na yan. Tapos na. Tapos na ang batch nyo. Okay. Babaguhin natin. Basta mag-red light at mag-green light, automatic. Halimbawa, yan. Green. Okay, go na yan. Red. Stop. Pag nag-green uli, go. Red, stop. Okay? Doon na lang magma-matter. Okay? Ganun na lang. Hindi nyo naiintayin yung tunog. Sana. Thank you.
Ready? Ready? Go! Fidelus. Go Fidelus. Leader namin yan. Leader namin yan. Yon. Kayo may natisyon. Dre, pa-check nga dyan, cellphone ko. Dapat pala tina-timeran, ano? Oh, timer? Luga. 2 minutes lang. Ulit, pasada. Dapat 2 minutes lang, ano? Okay. Ulitin natin. Tatimeran natin. Ulitin. Tatimeran natin. Ulitin. Ulitin. Tatimeran natin, ha? Ulitin. Tatimeran ko ng 2 minutes. Ibig sabihin, lahat ng hindi makakatawid within 2 minutes. Ah, 1 minute lang. 1 minute. 1 minute. Ah, patigil-tigil. O nga. 2 minutes. Hindi, yung huli. Kakunti na tatanggal eh. Yan. Ah. Natigil din pag nagre-red. Ah, okay. Ganun pala yun. Timer ay titigil din pag nag-red. Paano ba yun? Ano? 2 minutes. O, 1 minute na lang. Titigil pala eh. 1 minute. 1 minute lang. 1 minute. Aba. Ganun. Oh, wag mo naman masyadong dadalasan ng ano. Kasi kailangan yung makaabot, hindi pa pwedeng babagal-bagal, ha? Kaya 1 minute lang dapat. Okay. 1, 2, 3. Go! ang bilis ng 1 minute din, no? 57 seconds. Ah, kita ko yun, umibo! Nag-green ka? Oh, yun. Ano yun? Oh, kita ko. Ang bilis ng ano, ang parang ang 1 minute ay sobra pa. Kay Juan. Okay. Juan. Go attention. To. Kasi, ang lalaki kasi ng hakbang.
Ang lalaki ng hakbang, di ba bawal malaking hakbang? Disqualified kayo lahat. Di ba ang usapan, ganun lang ang lakad. Ah, ikaw. Nahingan na mo, nahingan. Ayan, green. Okay. Okay. Tapos na po. Tayo magsipo na. Okay. Kayo ba'y naging masaya? Amen. Pwede na siguro uli nating ibalik yung upuan kanina dito ng group 3. Balik na uli yung upuan ng group 3 dito sa gitna. Pakibalik na po uli. Nakapagbalik na po kanina. Okay. Sige po, upo ng bawat isa. Okay. Ngayon po, syempre. Ah, Amira. May mga bisita tayo dito ah. Ah. Masar, ganang bunwa. Okay. Yan. Kamusta naman ang mga nabasa? Kamusta ang mga nabasa? Nakapagpalit na ba ng damit? Okay, sige po. After nito ay ang ating sunod na program, no? Doon sa part ng ating contest ay yung pong ating masarap. Mm-hmm, masarap, masarap ito. Talaga naman. Kasi kita nyo naman kung gaano ka ating pinaghandaan yan. Kung paano inyong mas inubos nyo pa ang oras nyo dyan kaysa sa inyong ibang contest. Kaya, dapat yan ay masasarap, ha? Walang panis dyan. Walang panis. Yung inyo pang mga nilagay nyo na sa rep. Oh, nagdala kami ng rep dyan si Brother Pito para may paglagyan kayo. Okay. Sige po. Ngayon, siyempre, bago tayo dumako dun sa isang napakasarap na parte ng ating programa, which is yung para sa ating physical. Ano po? Paki-close na po muna yung ating mga pinto sa likod at saka dito sa gilid. Ano? Tayo po ay dadako sa ating pong pinakamahalaga. No? Pinakamahalaga. Bukod dun sa kaninang umaga ngayong hapon na part ng ating program. Ito po muli ay ang ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Amen? Tayo marurumi. Yeah, di ba? Kaya dapat tayo makinig ng salita ng Panginoon at nang tayo ay malinis. Di ba? Okay. Sige po. Ngayon po, tatawagin po natin ang isa pong ating mahal na pastor din. Ano po? Mula po sa napakalayong lugar. From the United States of Batangas. United States of Batangas in Lipa 4220. Batangas pala yon zip code. 4227 atin yun, San Jose. Okay. 4221. 4217. Ikaw talaga, ang hina ng tinga mo. Okay. Ako po, ito pong ating pastor na ito ay narinig nyo na po kung paano ito tumawag ng mga maglilingkod sa Panginoon. Ano?
Nandiyan ang kanya pong pagpapagamit sa Panginoon. Ito po ang aking pong isa po sa aming mga teachers sa Bible School, no? Ng aking mga co-workers dito sa church. At kaibigan po natin na pastor po dito po sa lugar po ng Talisay, Lipa City. Ano po? Sige, hindi ko na pahabain pa. Let's get it on! Tawagin po natin si Pastor Erwin Minke. Hello. Hello po. Okay. Ayan, salamat po. Enjoy na enjoy kayo, ano? Squid Game na Squid Game. Ano, may baril ako dun sa amin. Dapat yun ginamit na lang nalang talagang para yung minamap dugo, eh, ano? Joke lang. Okay, joke lang. Okay. So, bye-bye nyo ba yan? So, bye-bye nyo yan? Tapos na yata, hindi ko pa napapanood eh. Okay. At so, marami sa inyo na bago ano po at hindi pa ako kilala, pero pinakilala na naman kanina, kaya kilala na din. Ano po? Okay po. At marami sa inyo ay tingin ko parang may mga Bible study dito, may mga bisita, ano po. At sigurado naman na kayo po ay nabahagi na ng kaligtasan. Siyempre naman, yung mga Bible study leader ninyo, yun naman ay hindi po makakaligtaan po sa inyo, ano po. At ako po ay kagabi ko po ito nalaman na ako po pala ay magsasalita ngayong hapon. Siyempre, pagka na-invite, hindi po matanggihan, ano po, yun po yung privilege, ano po. Para pag ako po naman ang nag-invite, eh hindi naman ako tanggihan. Okay, ano po. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang nabanggit po sa akin na inyo pong tema ay, ano nga yun? Kita nyo na, hindi ko alam. Wala talaga sa tema to magiging mensahe ko ngayon. Okay, ano yun? Ulit nga? Yun, okay. Okay, unlocking gifts, crisis the key. Okay, so, sige po. At naniniwala ako lahat tayo dito may biyaya, may gift, may talento na ibinigay ang Diyos. Amen? Lahat tayo dito may pwedeng gawin para sa gawain ng Panginoon. Ano? Huwag mong isipin na, ala, ako'y bago pa, ako ay ganto, ako ay garne, siguro hindi ako pwedeng magamit sa Panginoon. Alam nyo, bago nga tayo magbukas ng ating verse na pag-uusapan, alam nyo ba na ang kabataan, lahat ba dito ay kabataan, young people? Okay. Merong may asawa? Okay, o di kagaling. Okay. Yun, lahat po kayo young people, alam nyo ba na ang kabataan, sabi ng ilang mga naging teacher ko din, ang kabataan daw, mayroon daw sadyang mamahalin, ano, lagi ko ngang binabanggit, ang kabataan, tiyak, hindi mo mapipigilan yan, meron at meron niyang mamahalin. Okay? Kaya nga, minsan nga, kahit anong paglalo mong hinigpitan, lalong nagwawala eh, ano? Pagka lalong pinagbabawalan, lalong naghuhukay pa ilalim. Nag-underground. Ano? Kaya uso ngayon yung imbis underground ministry, underground relationship. Kasi nga, lalong pinagbabawalan, lalong tumitindi. Okay? Ang mga kabataan, sigurado yan, mayroon niyang mamahalin. Ano? Ang ibang mga kabataan, minamahal nila yung kanilang pag-aaral. Ano? Pinababayaan nila lahat, basta yung pag-aaral, hindi. Okay? Meron bang mga ganyang kabataan dito? Isugal ko na lahat, basta yung pag-aaral, hindi. Kaya nga talagang pagdating sa school, ay pagkahusay. Excellence. Talagang napakatalino. Okay? Napakagaling. Bakit? Para sa kanya, napakahalaga ng kanyang pag-aaral. Okay? Meron nga mga tao na nag-aaral na ng 4 years, mag-aaral pa ng another 10 years. Bakit? Talagang mahal na mahal ang pag-aaral. Meron namang mga kabataan na mamahalin nila ay yung kanilang pamilya. Okay? Kaya nga kahit mapabayaan lahat, may mga kabataan na tumitigil sa pag-aaral dahil gusto makatulong sa pamilya. Di ba? Mahal na mahal nila yung kanilang pamilya. Minsan, wala na silang pakialam sa para sa kanilang sarili dahil mahal nga nilang pamilya nila. Okay, mas una ang pamilya.
Okay, meron na mga kabataan na ang minamahal naman ay yung opposite. Okay? Sa lalaki, babae, at yung babae sa lalaki. Pero dahil sanlibutan nga ngayon, uso na yung kahit same, pwede na. Okay? Pag pangit na pangit talaga sa sarili, kunwari, lalaki, pangit na pangit sa sarili, hindi talaga kaya, hindi talaga ubra sa babae, sa lalaki na lang. Okay? Di ba? Kaya yung mga bakla, napakapangit ng mga yan. No? Okay. Walang gwapo at walang magandang bakla, pangit yan. Kaya nga ayaw sa babae, hindi makaisa. Okay? At kung makaisa man, eh wala pa rin. May mga kabataan na mamahalin nila yung kapwa nila, no? Babae o lalaki. At pababayaan ang magulang, pababayaan ang pamilya, pababayaan ang pag-aaral. Uunahin yung pag-ibig doon sa babae o sa lalaki. Okay? May mga ganung kabataan. Alin kayo kaya doon? Meron na ba kayong pinatakan doon sa mga ganung klaseng kabataan? Okay? May mga kabataan naman na ang mamahalin nila ay Diyos. Kaya nga may mga kabataan na isinusuko ang kanilang buhay, pumapasok sa paglilingkod, at inuuna ang paglago kaysa sa mga bagay sa sanlibutan. Bakit? Mahal na mahal nila ang Diyos. Yung bang kahit mawala na sa kanila lahat, wag lang ang Diyos at ang paglilingkod nila, ay may mga ganong klaseng mga kabataan. Okay? Alin kaya kayo doon? Ano? Minsan mga kapatid, nag-iisip tayo, ano bang pwede kong ipagamit sa Diyos? Ano bang pwede kong ibigay sa Diyos? Ano bang meron ako? Ha kapatid, ang una't una mong ibigay sa Diyos, sarili mo. Ikaw, puso mo. Huwag ka munang mag-isip kung anong kaya mong gawin. Pag nandun ka na, may magagawa ka. Amen? If God calls, He enables. Mga kapatid, pagka ikaw pumasok sa larangan ng paglilingkod at pagpapalago sa Panginoong Diyos, ay gagawa ang Diyos sa buhay mo. Okay? Kaya natin pag-uusapan mga kapatid, itong mga bagay na pwedeng maging hadlang o yung mga klase ng mga tao kung bakit hindi sila pumapasok sa paglilingkod. Okay? At yung mga pumapasok sa paglilingkod. Okay? Yan ang ating magiging focus ngayon. Kasi nga, unwrapping our gifts, expected ko mga kapatid, dahil napaka soul winner ng church na ito, ay kayo na nasa Bible study ay naibahagi na ipaliwanag na sa inyo ang kaligtasan. Ano po? Hello? Okay, naibahagi na po ba? Ayan. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay, alam niyo siguro ito, naging pelikula pa nga ito eh. Ha? The 300. Okay, pag-uusapan natin the 300 Spartans. Wala hong ganon, wala po, wala, hindi po yung totoo. Okay, Judges chapter 7, verses 1 to 7. Okay, Judges chapter 7 verses 1 to 7. Okay, parang magiging kwento na din ito. Ito po ay kasaysayan, ito po ay nangyari sa bansa po ng Israel. Ito po sabi, then Jerubbaal, who is Gideon, oh ito po ang bida natin, si Gideon. Okay? And all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them by the hill of Moreh in the valley. Okay? Ang kalaban nila dito, Midianites. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt themselves against me, saying, my own hand hath saved me. Okay? Verse 3 nga, kayo naman ang magbasa. Nakakapagod pala mag-isa, no? O, basa nga kayo. Verse 3. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many
Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. And it shall be that of whom I say unto thee, this shall go with thee, the same shall go with thee, and of whomsoever I say unto thee, this shall not go with thee, the same shall not go. Okay. And the number of them that lapped putting their hand to their mouth were 300 men, but all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. Verse 7, last verse. Amen. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Heavenly Father, Lord God, bless niyo po, Panginoon, ang aming pag-uusapan ngayon. Dalangin ko po, O Diyos, sa mga kabataan pong ito ay mahamon na ipagamit po, O Diyos, ang kanila pong mga sarili sa gawain po ninyo. Panginoong Diyos, huwag po silang matakot. Huwag po sila, Panginoong, mangamba, kundi bagkos, patuloy na magtiwala sa inyo. Kausapin niyo po sila, Panginoon, ngayon pong hapon pong ito, puso sa puso. At ikaw po, O Diyos, ang patuloy na gumawa po sa kanilang mga buhay. Ang binhi ng ebanghelyong na itanim sa kanilang mga puso ay lumago po, Panginoon, sa kanila. Ang kanila po, O Diyos, ng mga espiritu ay patuloy po, Panginoong, maging matatag. Lalo na po, Panginoong Diyos, sa mga panahon pong ito. Patuloy po sila, O Diyos, na dumako sa larangan po, Panginoon, ng paglilingkod. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Okay, maaari na po tayong umupo. Ano po? Okay. Dito po sa kwento pong ito, ano? Mayroon pong magiging digmaan. Okay? Chapter 6 pa lang ay talagang usapin na. Ito pong si Gideon ay pinili ng Diyos para hindi para sa kaligtasan, ha? Baka pinili ng Diyos na gamitin maging leader, okay, ng Israel laban po sa Midian, okay? At mayroon po siyang mga kasama, mga kasundaluhan po, okay? At ang kanila pong kalaban, kung mapapag-aralan po natin, ay napakarami po nila. Ha? Sobrang dami. Para bagang ang digmaan ay talagang kung titingnan mo ay hindi talaga aari. Ha? Para bagang dihadong-dihado po ang Israel. Okay? Pero, bagaman po ganon, ang sabi po ng Panginoon doon sa mga kawal ni Gideon, ito po ay nasa total po ng 32,000, ay napakarami. Okay? Sobrang dami ng kalaban, ha? Parang kung pag sinabi natin sobrang dami, talagang napakarami, parang buhangin sa dagat. Okay? Sobrang dami po ng kalaban, and yet, si Gideon po, meron silang 32,000 na sundalong lalaban. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, anak ko, napakarami naman niya. Okay? Sobrang dami niyan. Okay? Mga kapatid, gusto kong ituro ito kasi gusto kong maintindihan ninyo na anumang bagay, malit man yan o malaki, pag yan ibinigay mo sa Diyos, iniabot mo yan sa Diyos, mga kapatid, magiging kagamit-gamit yan. Tatandaan ninyo na ang nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto, si Moses, ginamit si Moses, at ano po yung ginamit ni Moses para po makatawid sila sa Red Sea, tungkod. Kaya nga ang tanong ng Panginoon kay Moses, anong meron ka? Sabi ni Moses, Panginoon, hindi ako ganto, hindi ako marunong, hindi ako magaling, hindi ako mahusay, wala akong mensaheng masasabi. Anong gagawin ko, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, anong meron ka? Tungkod. Mga kapatid, sa pamamagitan ng tungkod na iyon, nagabayan ang Israel sa paglaya mula sa Ehipsyo. Okay? Pagdating naman po dito, mayroon silang 32,000 na mga sundalong lalaban. Pero ang sabi ng Diyos, alay, pagkakadami pa rin niyan, Gideon. Kung ikaw kaya si Gideon,
Ala, eh, dihadong-dihado na nga kami. Eh, buti nga kami may garning libo-libo eh. Pag kami pa'y lumaban diyan, eh, baka kami talo pa. Okay? Pero alam niyo, napakahusay ng Diyos. Marunong ang Diyos talaga. Okay? Ang sabi nandiyan sa verse, ano makikita natin sa mga sundalo ni Gideon? Tenes ng Diyos itong mga sundalo ni Gideon. Tingnan mo, ipapakita ko sa iyo ha. Ito yung mga sundalo mo ha, nakasama mo. Itong 32,000 nakasama mo, ito yung mga sundalong yan. Okay? Bigyan natin ng test para makita mo. Okay? Sa verse 3, nagkaroon ng test dyan. Now, therefore, go to proclaim in the ears of the people saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And there returned of the people 22,000 and there remained 10,000. Nung sinabi ng Panginoon, sige, sabihin mo sa mga tao, o sinong sasama sa akin, lalaban tayo. Yung duwag at takot ay umuwi na. Ay kay naman, ay uwian eh, 22,000. Uwian. Ano makikita natin dyan sa mga sundalong yan? Yan yung mga, ito yung unang puntos, the 22,000 coward. Okay? Napakarami nila, atras silang lahat. Bakit? Sino sa inyo ang duwag at takot? Uwi na! Mga kapatid, minsan sa paglilingkod, minsan sa pagpapagamit sa Diyos, minsan yung ating pagmamahal sa Diyos, minsan yung pagbubukas natin ng ating mga kakayanan at mga talento para ialay sa Diyos ay nakakaduwag. Pag sinabi, sinong gustong sumama sa soul winning? Ko po, ang daming hindi kasama. Nakakalungkot. Sino ang sasama sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Ah, daming wala. Sino ang sasama sa Bible study? Sino ang pupunta dito? Sino ang magkakarne? Sino ang maglalaan ng oras para sa Panginoon? Wala. Pupunta ka sa dyan sa labas. Sino ang sasamba? Tara, sumamba. Magtatanong ka sa labas, mahal niyo ba ang Diyos? Mahal namin. Tarang sumamba linggo-linggo, ayaw namin. 22,000 coward. Sa inyo, mga young people, di ba? Pag tinanong ko kayo, sino sa inyo nagmamahal sa Diyos? Oh, sino sa inyo ang nagmamahal sa Diyos? Taas ang kamay! Oh, di ba? Ilan sa inyo ang nagtaas ng kamay? Yung iba ay parang may hangover pa kanina sa laro, parang... Tinamaan ako ni Ivan kanina. Sa mukha talaga eh. Kala mo. O, di ba? O, sino sa inyo nagmamahal sa Diyos? Asa kamay. Sino sa inyo maglilingkod sa Diyos? Di ba, bumaba yung iba? Bakit? Puno tayo, kapatid. 22,000 coward. Sa paglilingkod natin sa Diyos, sana... Huwag tayong maduwag. Alam niyo sino lang may kakayanan? Alam niyo sino yung pwedeng maglingkod sa Diyos? Okay, parang ganito. Alam niyo kung sino yung sumusunod dapat sa Diyos? Alam niyo sino dapat? Aba, yung kanyang mga anak. 'Di ba? Kung kayo ay anak na ng Diyos, aba, marapat lamang tayo yung sumusunod at maglilingkod sa Diyos. Walang paglilingkod na i-honor ang Diyos kung hindi ka anak sa mga anak siya nag-expect ng paglilingkod. Kung ikaw ay anak ng Diyos, maglingkod ka sa Diyos. Bakit sa atin mga kapatid, tayo ang mayroong privilege ng ganon? Kung kayo magulang, sa inyo, ang inyong mga magulang, kanino siya mas nag-expect ng pagsunod at ng paglilingkod at ng paggawa, paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng sahig, kanino ho nag-i-expect ang inyong mga magulang? Sa inyong kapitbahay? Sasabihin na inyong mga magulang, oy, tutoy, maglaba ka na din eh. Sabi nung tutoy, ay, sino ka ga? Hindi naman kita nanay. Hindi ho aari yun. Tama? Pagka ikaw anak ng Diyos, aba, ikaw ang may pribilehiyo na makapaglingkod sa tatay mo. Sino? Ang Diyos. Diba? Kayo bagay anak ng Diyos. Parang mahina, parang ilan.
parang mayroon pang mga hindi anak ng Diyos dito. Alam nyo, ganito yun. Babanggitin ko lang ng saglit. Siyempre, ipapaliwanag ng maigiyan sa inyo ng inyong mga leaders. Ito ha. Mga tao kasi nagsasabi, laging sinasinuturo sa atin, ano, baka may mga bisita dito na hindi pa naintindihan. Laging sinasabi ng mga tao, lahat daw ng tao, anak daw ng Diyos. Bakit? Parang may naging Bible study ako ba? Sabi, ikaw ba, naniniwala ka lahat ng tao anak ng Diyos? Sabi ng isa, ay oo naman, galing naman tayo lahat sa Diyos eh. Ang sabing gayon, tinanong ko naman yung isa, ikaw ba, naniniwala ka lahat ng tao anak ng Diyos? Eh medyo lasing pa, medyo bangag pa. Sabi eh, alay hindi. Alay bakit naman? Eh hindi naman ako ipinanganak ng Diyos eh. Ay siya nga naman. Kung siya ganun may ipinanganak ng Diyos, edi siya ay anak ng Diyos. Tama? Oo. Kaya nga, yun din ang turo ng Panginoong Jesucristo, di ba? Malibang ikay ipanganak ng Diyos. Isip pa mamagitan ng ano yun. Pagdating mo dun sa verse 16 in John chapter 3, mga kapatid, pananampalataya. Hindi lahat anak ng Diyos. Bakit? Ipinanganak tayong makasalanan eh. Ha? At anong sabi ng Diyos? Ano sabi mismo ng Panginoong Jesus? Abay, kayo sa inyong amang diablo. Sapagkat ang pita ng inyong ama, siya inyong ginagawa. Lahat tayo makasalanan. Hindi dahil gumagawa tayo ng kasalanan, kundi dahil makasalanan tayo, kaya tayo gumagawa ng kasalanan. Nasa sinapupunan ka pa, makasalanan ka na. Lahat ng tao, talagang literally, ay talagang pupunta sa impyerno. Bakit? Eh makasalanan nga eh. Malinaw po ba? Ang tao, makasalanan, pupunta sa impyerno, pero napakabuti ng Diyos. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, napakabuti ng Diyos, iniligtas niya tayo. At ang kailangan natin gawin, sumampalataya tayo doon na ang Diyos at ang ginawa ni Kristo ay sapat na para iligtas tayo. Si Kristo ay napako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa atin. At kapag ikay sumampalataya, aba, matitiyak mo ang langit. Di ba? O tanginin ko kayo, kayo ba'y nakakatiyak ng langit? O hindi mo tiyak, sumampalataya ka. Amen? At kung ikaw ay sumampalataya, ikaw ay anak ng Diyos. Okay, ngayon, anak ka na ng Diyos. Maglingkod ka sa Diyos. Di ba? Marami kasi problema sa bahay, yung mga anak-anak yan, no? Di mo mga anak? Anak, siyam na buwang dinaladala sa tiyan ng inyong mga ina. Di ba? Sino dito ang siyam na buwan at walong buwan, di ba? May pitong buwan ba din eh? Wala, walo siyam na buwan, sampung buwan. May sampung buwan ba sa inyo? Wala naman ganun, di ba? Baka naliligo ka na sa loob ng nanay mo. Hindi aari yun. Lahat tayo, dinala ng ating nanay ng siyam na buwan. Pagkatapos pagkaire, ano ka? Nalaglag ka lang babasta? Naglalakad yung nanay mo? Nalaglag ka? Namamalingking nanay mo? Uy, nalaglag, bata. Hindi ganon. Iniri ka pa ng nanay mo, pagkaire-ire. Ay pagkasigaw-sigaw ng nanay mo. Pagkatapos, nung napanganak ka na, pinabayaan ka na ba? O, lakad ineng, lakad. Abay, uha ng uha eh. Lakad, walang gayon. Inalagaan ka ng nanay mo, minahal ka ng nanay mo, pinalaki ka ng nanay mo, at nung lumaki ka na, minahal mo yung kapitbahay nyo. Di ba? Naisip nyo ba yan, mga ineng, mga utoy, na agrabin ang pagmamahal na magulang nyo sa inyo, tapos paglaki ninyo, ang paglilingkuran ninyo at mamahalin nyo at bibigyan nyo ng panahon ay yung mga kapitbahay ninyo. At yung naka-textmate mo na taga-kanto. Hi, who you? It's me, yung nasa kanto. I love you. I love you too. Oh no. Parang dumadami na ang mga mabababang lipad ngayon ng kuwana. Hindi nalalaman na. Mabababa masyado standard. Ha? Mahal na mahal ka ng magulang mo, tapos pagka, oh, anak, tama na ang pagchat-chat. Gabi na. Ala, alas 12 pa lang na madaling araw eh. Gabi na. Madaling araw na.
Tama yung pag-chat, puyat ka na. Alayo mo! Tapos pag ang pag-ibig pumasok sa kahit sinong kabataan, hahamakin ang lahat, maging pangit man. Bakit? Kasi nga pumasok na ang pag-ibig. Kaya lang sa mali. Mga kapatid, tayo man din naging anak ng Diyos. Marapat lamang na mahalin natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Kaya dapat tayo huwag duduwag-duwag sa paglilingkod. Sa mga kabataan dito na umaattend, dito yung mga bago pa lang, mararanasan ninyo, pipigilan kayo ng inyong mga magulang. Mararanasan ninyo, pipigilan kayo ng inyong mga barkada. Mararanasan ninyo, pipigilan kayo ng kung sino-sino. Pero huwag kayong matakot. Kapag ikaw nasa Diyos, kapag ikaw naglilingkod sa Diyos, kapag ikaw sumusunod sa Diyos, hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Ang pinaka-safe na lugar sa lahat ay yung nasa kalooban ka ng Diyos. Kung ikaw anak ng Diyos at ikay naligtas at ikay niligtas ng Diyos, maglingkod ka sa Diyos, hindi ka nagkakamali. Itong church na ito, pagka Sunday, pagka may pumupunta, punta din kayo. Attend! At hindi lang sa attend, magpakalago sa salita ng Diyos. Huwag tayong matatakot. Ha? Maraming mga kabataan, gayon eh. No? Duwag. Bakit ga pagka ML? Bakit ga pagka barkada? Bakit ga pagka mga kalokohan ang ginagawa ninyo? Kahit pigilan kayo ng nanay ninyo, okay lang. Nalaban kayo. Bakit ga pagpara sa Diyos? Eh, tatanong ko muna sa nanay ko, magpapaalam muna ako. Hindi, pagpara sa gawain ng Diyos, abay din eh. Amen? Tatandaan niyo to. Baka kasi may dumadanas ng ganun eh, tatandaan niyo to. Kapag ang Diyos inuna mo kaysa sa magulang mo, hindi ibig sabihin nun, masuwayin kang anak. Sinusunod mo lamang ang Diyos. At pagpatuloy mo yung ginawa, isang araw, kasama mo na magulang mo sa church. Bakit? Subok na yan. Huwag ka lang duwag. Ha? Bakit ganun ikaw ay bago ka mag-Bible, idigay pagkatapang-tapang mo? Diga? Pagkasuntukan eh, kahit saan pagkasuntukan eh, ano ga? Pinigilan ka na ng magulong, hindi pa ako nakakakanta eh. Pagkatapang-tapang mo, pagpara sa Diyos, eh duwa, gano? Amen? Sisigaw ang preacher, tala sa church! Si nanay, baka magalit, si tatay. Yung bahay namin, baka walang magbantay, baka umalis. Ha? Lalagnatin, pagkalinggo na. Ay nako, sa Linggo. Lalagnatin ako sa Linggo eh. Hanep? Ha? Mga minamahal, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, huwag tayong duwag. Amen? Sila takot na takot sa kasalukuyang nangyayari sa kanila. Diba? Nanginginig pa. Shock na shock. At na-shock sila. Okay? Bakit? Eh duwag nga eh. Oh, verse 4 and 5. Tuloy po natin. Duwag ba kayo? Kayo ba yung 22,000 na mga duwag? Duwag ba kayong sumunod sa Diyos? Amen? Opo, wala. Yun dapat pala ang tanong ko para laging tahimik. Baliktarin nga natin, tingnan ko. Baka tulog lang. Okay? Kayo ba hindi takot na maglingkod sa Diyos? Tulog lang talaga yung iba. Talagang sabi ni ma'am. Sarap na sarap dito sa aircon, pastor. Eh. Sigaw ka ng sigaw diyan eh. Okay? And the Lord, verse 4, and the Lord said, hindi pa tapos. Nag-atrasa na yung mga duwag, takbuhan na, nag-alisa na. Okay? And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. Bring them down into the water, and I will try them for thee there, and it shall be, that of whom I say unto thee, they shall go with thee, the same shall go with thee. And of whomsoever I say unto thee, they shall not go with thee, the same shall not go. So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog, lappeth him shall thou
set by himself, likewise everyone that boweth down upon his knees to drink. Tagalogin lang natin, English ang English yan. Yun, ganito ang nangyari diya. Hindi sabi, o sino ang duwa katakot, umuwi na. Uwian, 22,000. Ilan natira? 10,000. 10,000, ano? 10,000. Sabi naman ng Panginoon ngayon, ay, 10,000, ilalaban mo? Marami pa rin yan. Marami pa rin yan. Bawasan mo pa. Alika, testing natin, i-test natin ulit. Dalhin mo sila doon sa ilog. Pag, pwede kayo hindi yung 10,000 na tira, hindi mga duwag. Matatabang kami! Malalakas loob namin! Hindi kami titigil sa paglilingkod! Kami lulusob sa gyera! Talagang matindi. By the way, kaya gyera pala ang nabanggit ko dito, napili ko dito, mga kapatid na ituro. Kasi tatandaan ninyo, na nung pumasok ka, nung ikaw ay maligtas, nung ikay maging anak ng Diyos, nagkaroon ka ng matinding kaaway. Alam mo sino? Si Satanas. Nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Diyos at ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos, then you declare war against Satan. Hindi yun masyadong ramdam kasi ang digmaan natin is spiritual. Okay? Ngayon, sabi ng Gideon, okay? Punta tayo doon sa ilog, ito sabi ng Diyos. Kayo yung mga matatapang. Pagdating nila doon sa ilog, aba, nung makita nila yung ilog, ang dami nung makita nila yung ilog, wow, ilog! Talagang lublob sila ganun, talagang ngud-ngud yung mukha nila doon sa ilog, halos mag-swimming doon. At ang pag-inom nila ay talagang ibinaba. Hindi ko na mayuko eh, masyado nang malaki eh, kaya ikaw na lang kaya, yumuko din eh. Parang gumanon sila, sumubsob nila, isinubsob nilang kalamuha sa ilog, at uminom ng tubig. Ganun sila uminom. Kasi sabi ni Gideon, sige, inom kayo sa ilog. Takbuhan! Subsob ang mukha. Inom. Pero mayroon namang iba, talagang ready, talagang pagbaba dun sa may ilog. Ready. Yung iba, walang pakialam. Talagang matindi. Anong gusto nating makita dito? Sabi ng Panginoon, lahat ng halos lumublob na dun sa ilog, huwag mong isama. Yung mga uminom lang sa kanilang kamay, yung mga ready. Yun lang ang isama mo. Alam niyo kung ilan? Good nila, lublob yung mukha nila sa ilog. 9,700. Ano sila? Careless. 9,700 careless soldier, iwan. Hindi nakasama sa digmaan. Maaaring kayong ang tatapang ninyong maglingkod sa Diyos. Yung ba, maaaring kayo ay talagang, bigay kong bigay, basta para sa Diyos. Pero tandaan ninyo, ang pagpasok ninyo sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Kanya ay isang digmaan. Bawal dito ang careless. Di ba? Baka kasi masyado kayong agresibo pagpasok ninyo, ako'y nagbabible na, nakakatuwa, talagang happy-happy ako sa Diyos. Nay, huwag mo pipigilan, sabi ni Pastor! Pag ako sumimba, huwag mo pipigilan, tatap! Matapang, pero ano, careless. Di ba? Yun na ba yung nagbabible? Ang laki ng pinagbago. Parang sinapian ng demonyo. Ay, demonyo ka. Di ba? Marami mga gusto. Gustong maglingkod sa Diyos. Ala, sama kung sama. Punta kung punta. Pero wala, ligaw ng ligaw. Kasi nga, careless. Yung feeling mo, tama ka na, nasa paglilingkod ka na, okay na ginagawa mo, pero hindi ka maingat. Madadaya ka pa rin ng diablo. Di ba? Akala nyo ba yung mga dinimonyo lang, yung mga duwag, ay yung ding mga nasama? Pwede ka rin dimonyuhin. Ha?
At minsan nga, mas matindi kang demonyuhin eh. Isipin mo, ilang demonyo ang pumipigil sa iyo bago ka makapunta sa church? Isipin mo, ilang demonyo, hindi mo nakikita yon, pero ilang demonyo ang pumipigil sa iyo bago ka maka-attend dito? Pagbangon mo pa lang sa umaga, may demonyo na nakatukod sa iyong gayaan, babangon ka. Pansin mo, ang hirap bumangon. Linggo ngayon ah, bakit di ako makabangon? Nagayon nga ng demonyo. Tapos ikaw eh. Tapos pagbangon mong gayon, bahagya ka na makabangon. Kita mo yung pagtumingin ka sa banig, may demonyo din doon sa banig. Diba, nasa kwan yan, sa commercial ng popcorn, may demonyo sa... Paglingon mong ganon, parang hinihila ka naman ng panig. Hinihila ka ng demonyo. Oh, talaga. Five minutes. Diba? May soul winning tayo ngayon. Maaga pa, 5 minutes. Sabihin ko sa inyo, yan pinakasinungaling noon ng numero. 5 minutes. Siguro kung may magagawa ako ng sarili kong kuan, numerology, siguro ang 5 gagawin kong number of lies. 5 minutes. Yan ang pinakasinungaling na oras. Ano yung pinakasinungaling na daan? On the way. 'Di ba? Grabe ang demonyo pumipigil sa iyo. Tapos pagtayo mong ganon, pagising sa umaga, sesermonan ng ina bago pumasok sa simbahan. Katindi. Daming persecution bago ka makarating. Pagdating pa, aantukin ka pa sa preaching. May mga demonyito din. Nasa pilit mo. Nini. Sa ano ba ito? Talukap? Isinasarangin yung mga mata. Tapos may demonyong batok ng batok sa'yo. Pansin mo, gayon ka na gayon. Di ba? Pagka ano? Tamo yung mga inaantok, parang ginugulpi ng demonyo. Bakit? Eh, talagang matindi ang demonyo. Kaya nga dapat, careful tayo. Huwag tayong careless sa paglilingkod sa Diyos. Ha? Alam nyo ba, pagka ikaw dinemonyo, hindi lang ikaw, marami pa madadamay. Di ba? Kaya huwag kayong padidemonyo. Eh, yung itong mga ito, talagang dinemonyong maigi. Nakakita lang ng tubig, eh, talagang ngulkul eh. Di ba? Anong naging dahilan bakit sila naging careless? Una, mga kapatid, sa verse 1, binanggit ko ano yung sitwasyon nila. Malapit lang sila doon sa battlefield. Pero nung makita nila yung ilog, malamang uhaw sila, they forgot the battle. Nakalimutan nilang nasa digmaan sila. Kaya nga isinasaksak ko sa mga utak ninyo na nung pumasok kayo sa Christian life, hindi kayo pumasok sa isang maalwa na pamumuhay, kayo ay umpisang nakipagdigma laban sa mga demonyo. Ang mga demonyo pwedeng gamitin sarili mo. Oh, magkatabi lang yung app mo, Bible app at saka Facebook app. Ang demonyo talagang pipindot ka na sa Bible, talaga ang demonyo, igagayo ng Facebook. Tapos pagkapansin mo, pag nagpe-Facebook ka, scroll ka lang naman ng scroll, up and down. Tapos ang tagal mo doon, tapos pag nag-Bible ka, Bakit? Dinidemonyo? Kaya dapat mga kapatid, mga minamahal, huwag nating kalimutan na ang pinasok mong buhay ay pakikipagdigma laban sa kaaway. Si Satanas, sa sarili mo, at syempre, sa sistema ng sanlibutang ito. Iba ka na sa mga kabataan dyan sa labas. Bakit? Aba, unang-una, ligtas ka. Pag binawian ka ng buhay, sa langit ka pupunta. Sila sa impyerno. Di ba ibang-iba yon? Di ba? Huwag mong kakalimutan na nasa digmaan tayo pumasok. At kung hindi ka tatayo, at kung hindi ka magpapakalago, at kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, marami pa ang pupunta sa impyerno.
Kaya nga kailangan ang kagaya mo eh. Kaya nga kailangan mas marami nasama sa soul winning. Kaya nga kailangan mas marami nasama sa fellowship. Kaya nga kailangan mas magpakalago ka sa Diyos. Mag-aral ng salita ng Diyos. Every Sunday, every Bible study, every Wednesday. Bakit? Nagpapalago tayo sa Diyos. Nagpapalakas. Ha? Pagka ang, di ba, lagi kong binabanggit dito, aso naman yun eh. Ngayon, unggoy naman. Aso kasi lagi yun. O, unggoy na puti at unggoy na itim. Di ba, pag pinag-away mo, sinong mananalo? Yung unggoy na puti, pastor, para banal. Yung itim kasi demonyo. Huwag naman ganon. Masyado namang masakit yun. Kawawa naman yung mga itim na unggoy. Okay? Pag pinag-away mo yung ganon, depende. Alam mo kung saan nakadepende yun? O, tamo. Sabi, oy, itim na unggoy ka, itim na unggoy. Hindi ganon, kapatid. Alam mo sinong mananalo pag pinag-away mo yung itim na unggoy at puting unggoy? Alam mo sinong mananalo? Depende sa kung sino ang nakakakain ng ayos. Di ba? Paano kung yung puting unggoy hindi nakakakain? Gutom na gutom. Lantutay na gayon, walang lakas. Tapos yung unggoy na itim, itang nakain ng bakal. Ano? Ano? Oh. Pambihira. Parang ipo makunochi yung unggoy na yun. Oo. Oh. E di panalo yun. Ibig sabihin, depende sa kung anong kinakain ng mga unggoy na yun. Aba, ganun din ang digmaan natin sa Diyos, ay sa Diablo. Kung ikaw, ang kinakain mo ay puro na lang Facebook, ang kinakain mo puro na lang ML, ang kinakain mo puro na lang barkada, ang kinakain mo ay puro na lang lakwatsa, at wala ka sa church, wala kang Bible, wala ka sa Diyos, aba, matatalo ka ng demonyo. Pero pagka ikaw laging kumakain ng Word of God, laging nasa paglilingkod sa Diyos, laging aktibo sa church, kahit panong demonyo sumagupa sa iyo, aba, malaki laban mo. Bakit? Malakas ka dahil maganda ang pakain sa iyo. Di ba? Kaya, ay siya, pagka hindi ka marunong magpakain, matatalo ang unggoy mo. Okay? Huwag natin kakalimutan, nasa digmaan tayo. Amen? Ano pa? Kaya sila careless, they forgot the battle. Pangalawa, they flush to the material blessing. They flush to the material blessing. Anong ginawa nila? Nung makita nilang tubig at uhaw na sila, ala, takbo agad, ang bilis. Okay? Minsan, may mga taong gustong maglingkod para pagpalain ng Diyos. Naghahangad ng pagpapala, natural namang pagpalain. Pero maling motibo kung yun ang hanapin mo. Kaya naglilingkod sa Diyos, may chicks. Kaya naglilingkod sa Diyos, may pogi. Kaya naglilingkod sa Diyos, may makakaparty na sa pag-ML. Kaya naglilingkod sa Diyos at napunta sa church, may mga iba-ibang motibo. May mga gustong makuha. May mga material na gustong makuha. May mga bagay sa sanlibutan na gustong matutunan. Bakit? Kaya sama ng sama. Sana hindi ganun ang maging dahilan. Walang ibang motibo, kundi mahal natin ang Diyos. Ang sabi ko nga sa mga kabataan doon, alam nyo dito sa atin, walang bawal-bawal. Hindi naman tayo naligtas sa pagbabawal eh. Alam nyo, meron dito sa atin, kaya ayaw natin gawin ang mga masasama, ayaw natin gawin ang mga kasalanan, at gusto natin gawin ang mga mabubuti dahil mahal natin ang Diyos. Isipin mong iligtas ka ng Diyos. Palagay nyo, anong dahilan? Bukod sa pag-ibig, ano pang magiging dahilan ng Diyos para iligtas ka? Tingnan mo itsura mo. Umarap ka sa salamin. Tingnan mo kung dapat kang dalhin sa langit. At kung mapuno ang langit ng mga ganyang muka, palagay mo. Kung ako ang Diyos at nung magkasala ang tao, binura ko na ang tao at gumawa ako ng panibagong tao, bakit ka? Ako Diyos eh. Magkasalanan ka? Ayaw mong maglingkod? Pantanos. Isang ganun lang oh. Pak, wala. Gawa akong bago. Ay ba? Kung ako ang Diyos. Eh hindi, malas nyo lang. Walang ganung power. Pero kung ang Diyos, matagal ka ng bura. Simba, ayaw. Simba, ayaw. Soul winning.
Kung ako ang Diyos, patay ka sa akin. Ayaw mo ha? Gagawa ako ng mga sundalo. Pukutan ng ulo. Gamit ang nail cutter. Tingnan ko kung gaano kahabang pag-iyak mo ay purol pa. Kung ako ang Diyos, pagkatapos mo maghirap, itatapon kita sa impyerno. Kung ako ang Diyos. Pero napakabuti ng Diyos. Dahil siya ang Diyos, ang ginawa niya, nagkatawang tao siya, naipako siya sa krus, at iniligtas tayo. Ay titiisin pa ng Diyos yung ganong hirap at sakit para sa atin? Sobrang ginawa ng Diyos dahilan ng pag-ibig para maligtas tayo. Tiniis niya na dumanak ang ganyan. Pwede naman ganun na lang ah. Okay? Hindi na ako magpapapako ha? Dugo ko ga ang kailangan para maligtas? Ay, simple lang yan. Oh, nurse. Rapid test. Karayom, patak ng dugo. Sa isang patak, isang katutak. Diba pwede na lang ganon? Pwede ba yon? Diyos siya eh. Pero alam niyo ang ginawa niya? Bumaba mismo siya dito sa lupa. Nagkatawang tao, pinili niya ang maging tao, mga minamahal, at pagkatapos siya ay naipako sa krus, siya ay namatay. Dumanak ang kanyang dugo, siya ay inilibing, at muli siyang nabuhay. Para saan? Para nga tayo maligtas eh. Tapos, careless tayo? Huwag ganun. Di ba? Dapat talagang maingat tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Ha? Hindi tayo pa badging-badging na nabubuksan lang ang Bible tuwing Linggo. Buksan natin ang Bible sa Genesis chapter 1. At nababasa mo lang pag pinabasa ka. Minsan kayo magkita ng Bible mo. Miss na miss ka na noon. Ha? Gabok na. Okay? Huwag ganon, mga minamahal. Dapat careful tayo. Amen? Kayo, mga young people, dapat careful. Lagi ko itong sinasabi sa mga kabataan, wala namang problema kung magkagustuhan. Normal eh. Kaya lang, i-involve ninyo ang mga spiritual na tao, kagaya ng pastor. Bakit? At makinig kayo sa mga restriction na gagawin para maingatan na inyong mga sarili dahil kayo mga bata pa. Dahil pag kayo ay inuna ninyo ang ano bang term para dito? Wala na akong ibang maisip. Kalandian. Pag inuna ninyo yan, dadagdagan nyo lang ang mahihirap sa mundo. Dadagdagan nyo lang ang mga reklamador sa gobyerno. Dadagdagan nyo lang ang ano mangyayari sa atin. Kaya dapat mga minamahal, nag-iingat tayo para hindi mapahamak ang ating sarili. Kahit papunta ang kaluluwa mo sa langit, hindi mo naman ma-enjoy ang blessing na para sa'yo dapat dito sa lupa. Kasi hindi ka maingat. Diba? Kaya kayo mga young people, isa lang ang dahilan nyo bakit kayo nandito. Nasa Diyos tayo. Amen? Maglingkod sa Diyos. Masaya, ni malungkot, maglingkod sa Diyos. Diba? Minsan may mga kabataan ganon. Pupunta ako dun sa church, ang saya-saya namin dun. Alam nyo, natutunan ko sa church na to, hindi yung saya, kundi yung natutunan. Di ba? Saya-saya mo, ngising-ngising kang gaya. Ako'y nakalabas doon sila. Ang laki ng kip, ang laki. Nung maganto kami, ang amin chichirya. Sa amin chichirya, nung dito sa inyo, ang laki, ang laki. Akin yan. Masaya. Di ba? Pero sana, hindi yun ang rason. Kundi dahil may natututunan kayo dito. At anong natututunan ninyo? Ang maging malapit at maging maibigin sa Diyos. Diba? At gayanin natin itong huli. 6 and 7. And the number of them that love putting their hand to their mouth were 300 men, but all the rest of the people bow down upon their knees to drink water. Alam nyo sino yung natira? Na hindi coward? At hindi careless, the 300 courageous. Di ba napanood nyo yun, 300 Spartan? Ang napanood ko lang, part 1 eh.
Pero ang tindi ng kanilang pagkikipagdigma, ano? Ito ang totoo. Ito yung totoo. Hindi ko totoo kung, hindi ko alam kung totoo yung 300 Spartan na yun. Wala na. Hindi ko nga alam kung sinong bahala na sila kung anong nangyari. Pero ito totoo. Naisulat talaga. The 300 courageous soldier ni Gideon. Pambihira. Ito yung mga matatapang at ito yung mga maingat. Sila yung natira sa paglilingkod sa Diyos. Ano? Ang gapiin, ang media. Ang media. Anong media, Pastor? Social media? Hindi. Ngayon ang media nights. Di ba? Aming mahal, sa inyong paglilingkod sa Diyos, kailangan maging matapang. Di ba? Pangalawa, kailangan maging maingat. Lahat tayo may talento. Alam nyo ba? Alam nyo ba kung anong... May mga hindi pa siguro baptized sa inyo, pero mag, kung maisasama kayo dito sa church na ito, alam nyo ba kung anong spelling ng church? Nako, sala sa spelling ng mga ito. Hindi nagmumudyol. Asa sa Google. Oh, ano spelling ng church? Sige nga, dito ko tapusin. Isa laang. Isa laang. Walang, walang turuan. Oh, nadampot ako. Ito, ito, pugi-pugi. Eh, ikaw nga, pugi-pugi. Okay. Cho. Aba, parang cho. Parang iba to ah. Lalayo ako, baka... Si Cho pala ito eh. Oh, Cho. Spelling ng church. C-H-U-R. C-H-U-R-C-H? No. Hindi. Ano? Mali pa yata ako yan, ano? C-H nga. Itama ko na. Sabi niya, C-H-U-R-C-H. Di ba? Ano? Yung akin o yung iyo? Okay, C-H-U-R-C-H. Okay? Sige nga, ito malaki-laki. Mukhang kuha na ito. Pagsabi daw nila, pagtalino daw ng tao, sang-ayon sa paglaki daw ng volume ng utak, pagtalino daw ng tao, ito malaki-laki ito eh. Okay, sige. Sige nga, C-H, spelling ng church. C-H-U-R-C-H. Nakapag-search. Hindi. Joke na. Okay. Hindi. Mali. Ang spelling ng church, C-H, side by side, you are inside. Paano nangyari yun, Pastor? C-H, side by side, yung you are inside. Amen? Alam niyo, ang church, pag walang you, ang hirap banggitin. Sige. Mamaya, may kulay green na dyan. Ang hirap. Kaya nga, ang church, CH, side by side, you are inside. Dapat kasama ka sa church. Dapat kasama ka ng church. Dapat kasabay ka ng church sa paglilingkod. Dapat kung anong ginagawa ng church, yun din ang iyo. Dapat every time na may activity, nandun ka rin. Dapat kapag kailangan ng church na maglilingkod, nandun ka rin. Amen? Bakit? Dapat nasa loob ka ng church. That is the safest place. Na nasa kalooban ka ng Diyos. Di ba? O, alam niyo na ngayon ang spelling. Pag sinulat niya sa module, mali ka. Sa akin lang yan tama. Parang humaba, Pastor, yung church. C-H, side. Ano spelling ng side? Sinama pa. Sala. Okay? Mga kapatid, kayo bagay matatapang? Amen? Kailangan ng Diyos na mga kabataan, kukaunti na lang ang mga kabataang nagmamahal sa Diyos. Alam nyo ba yon? Anong mas gusto na mga, saan mas marami ngayon? Yung mga kabataang nagbabasa ng Bible o mga kabataang nasa Facebook? Mas marami na sa Facebook ngayon. Tigtatatlo pa nga ang account eh. Anong mas maraming kabataan ngayon? Di ba nasa barkada? Pero may mga iilan na mga kabataan, salamat sa Diyos, na gusto na maglingkod sa Diyos. Kayo nandito dahil mahal ninyo ang Diyos. Amen? Okay, tayo po'y pumikit, ay manalangin. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po, O Diyos.
Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga kabataan na huwag pong maging duwag pagdating sa larangan ng pagmamahal, pagsunod sa Diyos. Huwag po sila, Panginoon, maging careless, kundi, O Diyos, maging mga matatapang, maiingat, mga wise na mga kabataan. Ang kanila pong buhay, pag ibinigay sa inyo, ay magagamit po ninyo, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po, Panginoon, mga kabataan ito, sa mga hindi ligtas, iligtas niyo po, Panginoon. Kausapin niyo po sila. Sa mga ligtas po, Panginoon, tulungan niyo po, O Diyos, at ituro niyo po, Panginoon, maigi sa pamamagitan ng inyong salita, ang paglago, pagsunod sa inyo, at higit sa lahat, Diyos, mahalin ka. Panginoon, maraming salamat. Salamat po sa kabutihan niyo po, Panginoon, sa amin. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang inyong pong salitang naihasik sa kanilang mga puso. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Na-bless ba kayo? Siguro lalong nahamon yung mga preachers kanina. Diba? Okay. Salamat sa biyaya po ng Panginoon. At ngayon, nihintay ko lang. Yun. Okay. Tatawagin ko din po muna, siguro, ang ating pong speaker ngayong oras na ito na. Para ano na agad. Okay, tawagin ko po si Pastor Erwin uli para po sa Brother Kurt. Bilang pag-recognize po sa ating pong speaker ngayong hapong ito. Sorry, ito ay pagdadamutan nyo na ang ating kaunting. Salamat. Upasahin ko lang po saglit, ha? Yan. The Thessalonian Trinity Baptist Church presents the certificate to Pastor Erwin D. Minke for being the guest speaker in the recently concluded TTTBC Youth Conference 2021 with the theme Unlocking Gifts, Christ is the Key, given this 20th day of December 2021 at the Thessalonian Trinity Baptist Church, San Jose, Batangas. Signed, our church pastor and yours truly, yun. Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor. Okay. Ngayon po, excited na ba kayo? Bakit alam niyo ano sunod? Okay. Oh, naisip niyo na ba kung sino ang mga nanalo? Sa Food Hub, alam niyo na agad? Kanina sa ating mga ano? Yan, ano, dahil ginagawa na dito. Bihira. Okay. Ako yung nagulat sa mga resulta ng ng mga ating contest kanina. At mamayang gabi na din po ang ating awarding. Yan. Kaya walang agad aalis dahil nire-ready na po lahat para naman na ngayong araw na ito yung madama nyo at malasap nyo lahat na ngayon dapat ma-receive lahat ng mga naging nag-effort talaga. Yan po ay ating kailangan i-recognize. Salamat po sa Panginoon. Meron tayong mga first, second, third, fourth, may fifth, meron ding sixth. Sino yung sixth? Tasa ka man dito ng fifth. Ano ba yan? Humble o talagang hindi diskumpiyado kayo sa inyo? Okay, yan. May napapag-usapan kasi naririnig ko pagkano nagpa-practice dito. Ala, kami na po ang fifth. Kami na po ang fifth. Kami po yung nag-aagawan sa fifth. Hindi po kami talaga yung fifth. Kami talaga. Ang bira, Pastor, mga negatibo. Yan, no? Mga negatibo, Pastor. Yung fifth, yun ang pinakamataas. Kasi five. Okay, wow. Okay, salamat po sa Panginoon. Ngayon ay dadako na tayo. Anong oras na? Oh, bakit? Anong meron sa 4? Bakit parang kay
Parang pinakamasayang oras ng buhay nyo ngayon ang alas 4, ah. Yan, oh, meron din tayong mga bisita po. Huwag naman natin ipapahiya. Excuse me. Baka naman, ready na ba? Okay. Sige po. Aking tatawagin muna po ang ating pastor upang munang i-close saglit ng ating program dito sa loob para makapag-prepare po sa labas sa ating pong food hub. At pasasalamat na din po sa natapos na preaching. Oh, sige mga kapatid, tayo po ay magsitayo at magkaroon muna tayo ng counting break para yung inyong mga istoldiyan ay malagyan nyo ng mga paninda at lagyan nyo ng mga prices, ha? At tayo po ay mamimili. Okay, tayo pumikit, tayo tumungo, tayo manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po kayo sa halos maghapon na pananambahan sa pamamagitan po ng ganito pong klaseng programa na ang mga kabataan na meron pong kani-kaniyang tinanggap na gift mula po sa inyo simula nung sila po ay maligtas. Nawa po Panginoon sa ganitong programa ay patuloy nilang madiskobre at patuloy po nilang madevelop po ito at ma-deploy po nila sa araw-araw ng buhay by a church, Panginoon. At nawa po Panginoon ang inyong mga anak na ito na masaya na nakikita namin at nakikita ninyo na nagpa-participate, nagkakaisa po sila simula pa po noong preparation hanggang sa mga sandaling ito. Panginoon, tunay na kayo po ang magpala. Alam niyo po kung ano ang kailangan nila na pagpapala, una at higit sa lahat, spiritual, ganun din po sa physical, sa material, sa lahat ng bagay, Panginoon. Pagpalaan niyo po na maging patuloy silang biyaya sa iglesia, Panginoon. At ang mga baguhan, Panginoon, patuloy nyo silang pagpalain at tamunin ng programa ng mga hapong ito. At bless po ang natitira pa naming mga bahagi ng programa at higit sa lahat yung salita na nahasik sa puso ng bawat isa na dinala po ng inyong lingkod patungkol po sa battle po ng aming pong Kristiyanong pamumuhay. Kami maging matapang at maging maingat, Panginoon, at kami masumpungan hanggang sa kayo bumalik na naglilingkod sa inyo. Pagpalaan nyo po, Ama, ang bawat isa. Salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Okay. So, ready na po sa labas ang inyong mga stall. Lahat ng preparations. Dapat, before mag... Ano bang oras? 5. Before 5. Dapat mag-o-open ang tindahan, ha? Dapat 5, exactly 5 p.m. mag-o-open ang tindahan nyo. Kaya ba? Kaya? Alam ko naman 5:30, di 30 minutes tayo magkakainan yan. O, di ba? Dapat 5. Ay, ma-ano nyo na? Kapag open na kayo ng inyong tindahan, kaya go! Lakad na po kayo sa inyong mga tindahan. Oh, kita nyo ha? Most disciplined. Nakikinig. Apo, under observation pa din kayo dahil mamaya meron tayong special award ng most disciplined group. Okay? At ang most united group. Apo. At sa mga aking kayang pillars po, yung pong mga hindi kasali sa committee ng food hub, punta po tayo sa children's dahil tayo po ay mag-judge ng ating film making. Okay po?